NBA trade talks muna tayo. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintis ng mga videos natin. Before we continue this video, kung gusto nyong kumita ng pera dahil para-para tayong mahilig sa basketball dito, tara at mag-OkBet. Ang OkBet ay isang online betting application or website na licensed ng PagCorp that makes it legit. Ito rin ang official partner ng MPBL, kaya if you want to earn money, register ka na gamit ang ating code para meron kang 200 pesos sa inyong first bet. So sobrang legit, merong security deposit na 1,000 pesos for the lock in 30 days at bibigyan ka ni OkBet ng bonus na 1,000 pesos para makapag-bet ng tuloy-tuloy. And for more updates, lahat ng links nila ay nasa description, kaya mag-bet na tayo sa ating mga favorite teams using OkBet. According to Mike Scotto ng HoopsHype, merong discussion ng 3-team trade kaninang hating gabi dito sa atin sa Pilipinas. First, ang makukuha ng New York Knicks ay si Donovan Mitchell, na ito naman talaga ang main target. Matagal na nila itong nililigawan, hindi lang talaga natutuloy dahil sa asking price ng Utah Jazz. Yung una nilang pinag-usapan, gusto ng Jazz, sina Emmanuel Quickly, Obi Toppin, Quentin Grimes, Miles McBride, at 6 na first round picks. Grabe, diba? 10 players yung katumbas ni Mitchell. And take note, first round picks na 6. With that, hindi pa rin sumusuko ang Knicks na makuha ang kanilang hometown boy. Kasi kung ako sa Jazz, they need to find a fair trade. Wag na yung sobra, kasi biruin mo, meron ka pang Mitchell kahit nasa rebuilding mode kayo, medyo out of the system, mas lalo lang gugulo yung franchise. Buti na lang may ibang teams na willing to have a 3-team trade para matuloy si Mitchell sa Knicks. Papasok sa picture ang LA Lakers kasi gusto rin nilang matrade si Westbrook. Ito naman yung ibibigay nila sa Utah Jazz kasama sina Derrick Rose, 2023 and 2025 first round picks from New York Knicks, at 2027-2029 first round pick ng LA Lakers. Tapos more likely na ibabot out ng Utah si Westbrook para maging free agent. Medyo ang tingin ko dito, mabigat lang sa parte ng Lakers kasi mawawalan sila ng dalawang first round picks na in the first place ayaw nila itong ibigay sa kahit anong team. Lahat ng mga trade talks, ayaw nilang ibigay yung first round picks nila, especially yung 2027. Ubus na yung mga asset nila sa mga pang win now. Naka-reserve talaga yung dalawang picks na yan sa kanilang future. Pero who knows kung ano yung mga mangyayari ngayong offseason. Actually, 2 days ago pang rumored yung tatlong team na ito, pero ngayon ay na-confirm na nag-uusap talaga sila. Makatanggap din ng decent players ang Lakers sa 3-team trade na ito. Jordan Clarkson, Patrick Beverley, at Bojan Bogdanovic, or si Malik Beasley. On paper, I don't know, tingin ko kasi talaga lugi yung Lakers dahil sa dalawang draft picks na mawawala. As in lugi talaga. Pero kayo ba, ano sa tingin nyo? Knicks fans, Lakers fans, at Jazz fans? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.